Good afternoon, everyone. My name is Jeanette Delena again. Here is my YouTube channel, The IFG Jeanette. Please do subscribe my channel. Ngayon, nandito po kami ngayon sa Siongshui North District Park. At makasalukuyan kong i-interviewin ko ang ating magandang binibini na pangalan niya si Ms. Helen Fuentes. 49 years old at siya po ay mag-8 years old na sa dito sa Hong Kong. So, kagaya nga po ng sinasabi ko noon na magkakaroon po tayo ng mga interview sa ating mga kapwa OFW dito sa Hong Kong para po malaman natin yung mga tips and advices para sa mga newcomer po kung paano natin i-handle yung mga amo natin, yung mga tantrums ng amo natin. So, here we go guys. Thank you. It all just isn't working. You lit the fire that I burned. Here we go, she is Miss Helen. Hello. Say hello. Hello. Miss Helen, can I request, can you please take your mask off for a while? Okay. Para makita lang po natin yung kagandahan. Ayan, birthday celebrant po siya next week. Next month. Next month, I'm sorry. For her, you know. Ngayon lang kasi ngayon lang ang time na magkakita-kita kasi holiday, Chinese New Year. Kaya nga po. Ayun, Miss Helen, tanong ko lang, ilang taon ka nga po to be exact dito sa Hong Kong? Dumating ako dito, November 13, year of 2013. Oh, malapit-lapit na nga, So, ang ano po ba, ilang employers ka na meron? Yung itong amo ko ngayon, pang-apat na ito. Una ko kasing amo, ako doon terminate. Bali, mag-aapat na buwan pa lang na terminate nang dahil sa lula. Hindi kami magkasundo. So, ibig sabihin, talaga po bang based on your experience, talaga bang mahirap pakisamahan yung mga lola dito sa Hong Kong? Oo, pero sa yung una, kasi first time ko kasi na dito sa Hong Kong, hindi ko pa kasi nakukuha ang loob ng lola. Yung lola, laging sumbong ng sumbong sa anak niya, naniniwala naman yung anak. So, yun na, nagka-usapan na sila ngayon, terminate ko biglaan. So, anong ginawa mo kapag ganong cases na terminated contract? Anong ginagawa usually? Pinorward nila ako sa agency. Doon naman, naghanap ako kasi ayaw kong bumalik sa Pinas na wala kasi. Mayroon pang utang sa Pinas, bago pa lang kasi dito. Kaya kailangan tiis lang muna makahanap ng pangalawang amo. Oh, I see. So, gaano naman katagal bago ka nakahanap ng amo? More than 1 month ako na na-process yung visa ko. Doon, okay pa doon sa Macau na ako naghihintay ng visa. Kasi ayaw kong umuwi na maghintay ng visa ko doon. So, meaning, kapag ka-turnover sa'yo sa agency, hindi ka nag-stay dito sa Hong Kong? Sa Hong Kong? Hindi. Bawal kasi mag-stay dito sa Hong Kong. That was 2013, right? Mm-mm. No. 2013 ako dumating. Pagka 2014 ako na-terminate. Oh, I see. So kapag ka mga ganyang cases, so di ba dapat, ano ba ang proseso? Ano ba talaga yung, pwedeng pakikwento mo sa amin kung ano talaga yung proseso? Kailangan pag terminate kasi or break contract, kailangan ka talagang mag-exit. Mm-hmm. Hindi ka pwede mag-stay sa Hong Kong na mag-antay ka ng visa mo. Kailangan kang uuwi or mag-exit. Ngayon, hindi kasi pwede na mag-exit sa Macau. Kailangan kang umuwi na mag-antay ka sa visa mo. Mm-hmm. Nang time na yun, boarding house. Sa Macau? Oo, sa Macau. So, ang bayad ng boarding house din doon, 2,000 plus na Hong Kong dollar. Aba, malaki Malaki ang kaltas nila. Agency naman kasi yun eh. Oo. Tapos, tiis ka lang kahit na 1D, 1-8 lang. So, wait lang. Yung agency, ibig sabihin agency ng Macau or agency dito sa Hong Kong? Ang agency ng Hong Kong at mayroon siyang
connected dito doon sa ano, sa Macau. Mayroon silang connect doon sa Macau na boarding house. Oo. O bali parang nagbabayad din sila doon, tapos yung mga aplikante niya doon binabagsak doon pag may terminate or break contract. Oh. So sa ngayon siguro existing pa ba kaya yung mga ganong process? Siguro ngayon kasi na pandemic, parang hindi na, kailangan nang mag-stay muna dito kung finish contract ka, pero kung break contract, kung hindi ka naman makahanap, hindi ka makahanap ng amo, kailangan ka talagang uuwi. Oo. Papauwi ka sa government dito. Oo. Kasi mahirap eh. Oo nga. So, paano yun? Di 1 month ka ka mo, ano, nag-stay ng visa mo? 1 month, more than 1 month ako, mga 1.5 So, solo gastos mo yon? Oo, sa akin yun. Mabuti na lang may pera kang naipon. Oo, kumbaga. Yung binaya din sa ano, sa finish, sa ano ko, sa terminate ko. Oh, magkano naman yung binaya na yun? Ang binigay sa akin yun, ano eh, mahigit na 8,000. Medyo malaki din, ano? Mm-hmm. So, tama lang din, pang gastos mo nga. So, nung pangalawang amo mo, kumusta ka naman sa amo mo? Nakafinish contract naman din ako. Kasi isang bata lang yun. Nilagaan ko ang nakaano lang kasi tare yung ano yung amo kong babae walang trabaho kasi stay home siya kaya parang hindi ako magkilos na maayos. Ah, pero okay lang na finish ko naman, contract ano. So kasi parang maraming, success maraming kamera eh. Ganon. So alam ano yung pangatlong amo mo kumusta naman? Okay naman sana yung pangatlong amo kasi naka apat na taon na ako doon sa kanila. Yung amo ko nang umayaw eh. Ay, umayaw na sila sa akin kasi ano, yung alaga ko hindi ko na inahatid sa school. Sila na maghahatid din sundo. Eh, wala naman yung amo ko lalaki, siya naman minsan nagtatrabaho ko sa nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kaya yun. Ako na lang naghahanap. Siya din ang nag-recommend sa akin ng amo na papasukan ko ito. Pero in-inform ka ba nila na, oy, Helen, ano ba, this is your last contract na, or... Oo, sa last na, nung una, nag-ano sila sa akin na hanggang kaya ko pa daw ako mag-stay sa kanila. Pero parang nag-iba, alam mo naman yung isip ng tao, hindi natin ano, mag-iba-iba. Nang dahil din sa panganay niya kasi, na nagdadalagita na, parang tumataray din eh, parang hindi na kami magkasundo, ayun. Oo, yun nga lang talaga yun, ano? So, may mga attitude din, kumbaga. So, ito naman, sa pang-apat mo ngayong amo. So, ilang, ano na, bali, ilang buwan ka na dito sa, ano mo, pang-apat mong amo? Dito, sa pang-apat kong amo, ngayong dumating ng May 12, mag 1 year na ako dyan. Aba, congratulations. Kumusta naman? Mabait naman yung ano, yung mabait naman ng lola. Kaso lang yun, ina-adjust ko din kasi, minsan kasi dog cute. Tayo naman kasi Pilipina, hindi tayo ganun eh, di ba? Kaya nga pumunta tayo dito para maglinis sa bahay nila eh. Minsan eh, kinokorek niya yung aking paglilinis. Kaya minsan kinasamahan ko na lang. Oo. So, ano eh, kumbaga ikaw yung best example talaga ng isang OFW, no? Lalo pa't nakaranas ka ngang i-terminate. Mm. Diba? So, ano ngayon yung masasabi mo, lalo na syempre sa mga baguhan or sa mga nagnanais na mag-abroad dito sa Hong Kong? Syempre, kahit pa sabihin ex-abroad sila, kung Middle East naman, ano yung pwede mong i-advise or pwede mong ibigay na tips? Ano ko lang i-advise ko lang sa mga baguhan, no, yung hindi pa nakaranas punta dito sa Hong Kong, mag-ano sila, mag-ipon sila ng lakas at saka yung ano, pasensya. Kasi kung wala ka niyan, talo ka. Kailangan may lakas ka na matatapos mo yung kontrata mo kung magkaamo ka dito. Itapos yung kasi ang hirap dito kasi sa Hong Kong. Amo. Ang pagkain lang talaga yung pinoproblema sa mga ibang mga OFW dito. Pagkain, hindi sapat ang pagkain sa binibigay sa amo. Kaya pag
Pag kayo naman, pag sa amin naman pag ganun, magdi-off yun, doon kami kukuha ng lakas na mabili sa sariling ano, sa sariling pira namin, yung ganun. Kaya kayo mga baguhan pa, kailangan mag-ipon kayo at tatapusin ninyo para ma, kasi pag nandun kayo sa Pinas, na umuutang kayo para lang maka-abroad. Kaya ngayon, umuutang kayo ng pira doon para lang mag-abroad kayo para sa pamilya nyo. Kaya tiis-tiis lang pag nandito na kayo para matapos ang kontrata, yun lang. So, ayun guys, ano, yun talaga ang dapat gawin natin. So, thank you so much, Miss Helen, ano. Thank you so much sa pagpapa-unlock ng interview na ito. At least makapagbigay tayo ng idea or tips and advices sa mga newcomer nating OFW. Kung baga, tayo nga yung bayani talaga. So, congratulations, Miss Helen. And advance happy birthday. No.